Nagkamis Tuhan na! Talahib lang pala ang sikreto para walang abala kahit hindi sumunod sa mga batas trapiko. Pero akala ba ng mga pasimuno nito habang buhay silang makalulusod sa bodos na ito? Imbestigador ang magtitikit sa inyo! Matapos naming matumbok na may mga commander sa daan ng pasimuno ng bentahan ng talahib o tiket na panablas sa batas trapiko. Ang next stop namin sa tangkapan na ng Mabirik ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Dito tayo bubento sa may kanto rito. Wala nang kalikuliko, agad tinano ang isang entrapment operation lamang sa mga enforcer ng MMDA na nagbebenta ng tiket. Pagdating sa target area, nadat na namin ang mga MMDA enforcer na ito. Abala sila sa pagkatrapiko. Maya-maya pa sa isang kainan, may lumapit na enforcer sa police asset. Ilang saglit lang, dumating na rin ang dalawa pa niyang kasamahan. Stop! Look and listen muna. Maya-maya, iniabot na ang ticket sa police asset. Pagkabigay ng marked money, umarangkada na ang mga operatiba ng CIDG. Ang mga traffic enforcer na nangungunsinti ng paglabas sa batas trapiko tila na bundol na ng pag-aresto. Agad dinala ang apat na MMDA enforcer sa himpilan ng CIDG. Ang mga nahuli, si Roberto Escano, 12 taon na sa serbisyo. Gabriel Holyon, 8 buwan ang enforcer. Rolex Arizala, 4 na taon ang nagtatrapiko. At Danilo Corsica, 30 taon ang traffic enforcer. Todo iwas nila sa ibinibintang sa kanila. Kasi gusto ko naman kasi yung nandun na sa ISS po ako eh. Nagtatrapik po ako. Pero kasi doon talaga ako kumakain sila, nagpapahinga ako po gano'n. Wala naman ako panikit sir eh. Kaya sabi ko, di ko alam, bahala kayo sa magano kayo sa may panikit. Hindi haya niya lang ako na kakain doon kami doon sa camping. Kaya wala naman akong alam na may bentahan doon eh. Na nakita ako, na lumalayo na ako. Kaya ako main road sila. Pero ang isa, walang pleno sa pagkanta! Hindi yung nakakailangan kasi ako kung lahat ng video. Pero hindi kayo naasahan na gano'n kasi ano na kami, natawag lang kami. Halos mo kami gano'n mo ano. Siyempre dala na rin kagalpita. Kaya muna na rin ako. Hindi kami naasahan na gano'n ang mangyayari. Dagdag pa ni Ginoong Arizala, matagal na silang nagbebenta ng talahe o TBR sa mga tsuper. Matagal na yung huwag. Matagal na. So gano'n na rin po. Lahat ng imporse siguro. Ganyan din ang ginagawa. Pag may lumalapit sa nilang kaibigan. Samantala, maring kinundina ng pamunuan ng MMDA ang kinasasangkutan ng kanilang tauhan. Ang gagawin natin dito, papatawad natin. We'll come back our own investigation and once na ma-prove natin na may kasalanan to, immediate dismissal to dahil sinisira mo yung system eh. Nanawagan ng MMDA sa publiko, lalong-lalo na sa mga tsuper hinggil sa issue. Para sa convenience din ng mga driver at saka para maiwasan natin yung ganitong klase. Kamukha nga nung non-confiscation of license. Anytime ka mahuli, dala mo yung lisensya mo, di ba? Maiwasan natin yung pagdadala ng mga talahib. That's why we are appealing to all local governments who are issuing their own ticket. Mahirap eh. Kahit sino pwede magpa-imprenta ngayon, sasabihin na ganitong bayan ako nahuli eh. Kinumpiska yung lisensya ko eh. Di ba? There is no way of checking the authenticity of the tickets that the driver is showing. Para naman sa mga nagmamaneho, kapag nahuli ng MMDA, ganito ang tamang proseso. Unang-una, hindi na namin kinukonfiscate ang license niyan. We just issue citation ticket. Nakipagkontrata kami sa isang bangko para sa kanila na magbayad. At hindi na kami nagkukonfiscate ng license.
para maiwasan din yung pagdadala ng mga ticket na fake. Ang pagkumpiska ng lisensya depende raw sa bigat ng paglabag sa batas trapiko. Kung meron kang pending cases, pag kami nakita na meron kang hindi binayaran, kukumpiskahin na license mo. Secondly, yung mga administrative cases, kapag yung mga violations na would cause accident, sa mukha ng counterflow, legal counterflow, entering one way, mga ganyan. Samantala, aarangkada na ang kasong paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa apat na naarestong traffic enforcer. Kapag napatunayan silang nakasala, maaari silang mapilanggo mula 12 hanggang 20 taon. Although hindi incustable case yung pangyayari kay Danilo, kasi si Danilo nung nagkanta kami ng entrapment operation, wala siya, andun siya sa gitna. So hindi siya involved sa actual entrapment operation. So yung kanyang kaso, ipapile natin ng ordinary filing sa court. Ang pagpapalusot sa batas trafiko, dapat lagyan ng preno, lalo na ng mga nagpapatupad nito. Dahil ang mabagal na sitwasyon sa mga daan, hindi bibilis sa suhulan at maling pamamaraan.